sakit ulo sa ospital? Malaganya na ang ipinatutupad umano ng isang private hospital sa Valenzuela na ayaw umanong palabasin ang kaanak ng ilang hindi makabayad ng bill. Nakatutok si Jonathan Aldab. Tatlong araw umanong hindi pinalabas ng isang pribadong ospital sa Valenzuela City si Richelle matapos mamatay ang kanyang asawang pasyente ng ospital. Pinayagan mang maiuwi ang labi ng kanyang asawa, siya hindi pinayagang makauwi. Dahil sa hindi babayad na hospital bill na higit kalahating milyong piso. Nasa labas na po yung asawa ko, nakaburol na po siya. Tapos ako nasa hospital, kaya hindi ako makatulog. Kakaisip kung ano pong gagawin ko. Kahit man lang daw bumili ng pagkain sa labas, bawal. Namalagi daw siya sa waiting area ng ICU kung saan binabantayan daw siya ng gwardya. Nang makatsyempo sa gate na ito sa likod ng ospital, tumakas si Richelle. Tuliro at nanghihina ang ginang hanggang kanina. Kaya kinailangan siyang ilabas sa kalagitnaan ng press conference kasama ng mga opisyal ng Valenzuela. Sinabi sa kanya, kahapon pa o nung isang araw pa namatay yan, dapat maayos daw siya. Dapat asikasuhin niya yung bayad. O niya asikasuhin yung patay na. Ganun ho, kawalang awa. Hiningan pa ng pera bago po tanggapin sa emergency room. So yun palang is a violation of Republic Act 10932 or ang Anti-Hospital Deposit Law. Palit-ulo rin daw ang sinapit ng magkapatid na John at Lovery sa kaparehong ospital. Nalaw naman nilang ilabas yung bangkay ng asawa ko, ngunit maiwan yung kapatid ko. Kasi ang gusto nila makapag-settle ako that day. Hinarang pa raw ng gwardya si Lovery nang lalabasana ng ospital para bumili ng pagkain. Dinala raw siya sa opisina ng safety officer at 4 na oras daw hindi nakalabas ng ospital dahil hindi pa raw nababayaran ang bill nila na lagpas 700,000 pesos. Dahil ayaw palabasin ng kanyang kapatid, pinapulis ni John ang ospital na kalaunay pumayag sa initial na bayad na 50,000 pesos at promissory note. Yung promissory note po, kahit labag din kasi sa kalooban ko kasi ang laki po talaga eh. Gusto nila magbayad ako 100K kinabukasan, tapos every other day 100K, tapos yung balance din sa ibang araw. Hindi ko po alam saan nakukuha ng ganun kalaki. Kaya hirap na hirap din po kami nun. Sa tulong ng Valenzuela LGU, nagsampa sila sa piskalya ng reklamong slight at serious illegal detention laban sa ilang empleyado ng East Medical Center. Pinuntahan namin ang ospital kanina pero sabi na nakausap namin sa information desk, sinabi raw ng kanilang safety officer na hindi muna sila magbibigay ng pahayag. Patuloy naming sinisikap na makuha ang kanilang panig. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng kanilang counter affidavit sa akusasyon ni na John at Lovery. Itinanggi nila ang paratang na illegal detention dahil wala naman daw elemento rito ng pagkulog o pagkandado. Hindi naman daw kasi nakalock ang pinto ng kwarto kung saan dinala si Lovery at hindi rin daw ito pinigilang lumabas ng gusali ng ospital. Batay sa Republic Act 9439, bawal ikulong sa ospital ang mga pasyenteng hindi makabayad ng bill. May multa itong hanggang 50,000 pesos o kulong na hanggang 6 na buwan. Pero nakukulangan dyan ang Valenzuela LGU kaya gagawa raw sila ng ordinansang mas matindi ang parusa sa mga ospital. Naintindihan ko po na negosyante sila, kaya ho meron naman tayong mga measures tulad po ng ibang private hospital wherein ang cadaver hindi rin ni-release, ang death certificate hindi rin ni-release. Pero nagugulat ako ng tao ang hindi rin ni-release, buhay na tao. Sumulat na raw ang LGU sa Department of Health para paimbestigahan ang umano'y palit-ulo na kalakaran sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.